Matharul ladhi yadhkuru rabbahu wal ladhi la yadhkuru rabbahu matharul hayy wal mayyit. Ang kahalintulan na nag-ala-ala sa kanyang Panginoong Allah at sa taong hindi nag-ala-ala ay katulad ng patay at ng buhay. Pag-ala-ala, isa sa paggunita kay Allah ang pagbabasa ng Quran, dahil ang Quran ay salita ni Allah. Wala nang hihigit pang dhikr sa salita ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ang kahalintulan ng lagi nagbabasa ng Quran, nag-ala-ala kay Allah subhanahu wa ta'ala. At ang hindi nag-aalaala, hindi nagbabasa ng Quran, ay kahalintulan ng isang patay at ng isang buhay. Marahil buhay ka ngayon, humihinga ka ngayon, subalit ang katotohanan sa paningin ni Allah ay para kang isang patay, dahil ang iyong puso ay namatay. Walang pag-aalaala, wala ang salita ni Allah subhanahu wa ta'ala, wala ang Quran sa iyong puso. Yan ang wisdom kung bakit nailarawan ang mahal na propeta ng isang taong wala sa puso niya ang Quran ay parang patay sa paningin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Tanungin natin, suriin natin ang ating mga sarili. Tadabburul Quran, kiraatul Quran wa tadabburuhu. Ang pagbabasa ng Quran at ang pagninilay-nilay habang ito ay binabasa. Pagbabasa ng Quran, isa sa napakalaking pagdadalisay sa ating mga sarili, sa ating mga puso. Ang tanong, ilang beses mo bang binasa ang Quran sa tanang ng iyong buhay? Ang tanong, may masaklaw. May masaklaw. Baka hanggang ngayon, hindi mo pa binabasa ang Quran. May masaklap pa dyan. Hindi mo pinag-aralan kung paano bumasa, makabasa ng Quran. Yan ay pananagutan, kapintasan, kasalanan kay Allah subhanahu wa ta'ala. Tanungin natin ang ating mga sarili. Nababasa ba natin ang Quran sa buwan ng Ramadan? Ilang beses tinatalakay ng ating mga ulama ang kahigitan ng pagbabasa ng Quran at ang panganib ng dulot ng kawalan ng pagbabasa ng Quran? Ito ay tumatagos lamang sa ating mga puso. Naririnig lamang natin, pinapalabas natin sa kabilang, mga kabilang tenga natin. Hindi na. Tanungin natin, subhanallah. Ang Quran, salita ni Allah, narito ang lahat, patnubay, gamot sa sangkatauhan sa ating, sa lahat ng sakit. Binabasa ba natin ang Quran? Maging marahil ang mga Quran sa ating mga tahanan, nagkadikit-dikit na, hindi na kayang buksan dahil palatandaan na hindi nababasa ang Quran, naging decoration lamang sa ating mga tahanan. Paumanhin pa sila dito sa buwan ng Ramadan, Shahrul Quran, buwan ng Quran, na kung saan dito ibinaba ang maluwalhating Quran. Binabasa ba natin ang Quran? Isang araw, nakakapagbasa ba tayo ng isang page ng Quran? Pinabayaan natin ang Quran na ito ang pinakamalaking lunas, pagdadalisay sa ating mga sarili, wallah. Anong sinabi ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam? Innal qulub la tasda' kama yasda'ul hadid. Tunay ng mga puso ay kinakalawang katulad kung paano kinakalawang ang bakal.
kinakalawang ang ating mga puso sa paggawa ng mga kasalanan, sa kawalan ng dhikr, sa kawalan ng pagsamba, sa kawalan ng pagsunod kay Allah subhanahu wa ta'ala, sa paggawa ng iba't ibang uri ng kasalanan. Kila wa majala uha ya Rasulullah. May nagtanong isang sahabi, ya Rasulullah, paano ba ang pagdadalis ay paglilinis sa ating mga puso? Anong sinabi ni Allah? Sabi, anong sinabi ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam? Tilawatul Quran wa dhikrul maut. Ang pagbabasa ng Quran at ang pag-alaala sa kamatayan. Ganyan nating linilinis, tinatathir, sinusuti, dinadalisa yung ating mga puso. Kung hindi ka nagbabasa ng Quran, hindi mo sinusuriyan yung sarili sa pamamagitan ng pagpaparami ng pagbanggit sa kamatayan, ano mangyayari sa ating mga puso? Anong mangyayari sa ating mga puso? Ang ating mga tahanan hindi nababasahan ng Quran, ni hindi natin itinuro sa ating mga anak kung paano nila basahin ang Quran, anong mangyayari sa tahanan na hindi nasasalahan, hindi nababasahan ng Quran? Sa halip, mga makamundong bagay, mga kasalanan, walang anghel na pumapasok dito. Walang haba, awa, hidaya, puro syaitan, mga syaitan na mga jin ang pumapasok sa ating mga tahanan. Kaya walang pag-alilangan, suliranin, problema. Sinabi ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, matarul ladhi yadhkuru rabbahu wal ladhi la yadhkuru rabbahu matarul hayy wal mayyit. Ang kahalintulan na nag-alaala sa kanyang Panginoong Allah at sa taong hindi nag-alaala ay katulad ng patay at ng buhay. Pag-alaala, isa sa paggunita kay Allah yung pagbabasa ng Quran, dahil ang Quran ay salita ni Allah, wala nang hihigit pang dhikr sa salita ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ang kahalintulad ng lagi nagbabasa ng Quran, nag-alaala kay Allah subhanahu wa ta'ala. At ang hindi nag-alaala, hindi nagbabasa ng Quran, ay kahalintulad ng isang patay at ng isang buhay. Maraming buhay ka ngayon, humihinga ka ngayon, subalit ang katotohanan sa paningin ni Allah ay para kang isang patay. Dahil ang iyong puso ay namatay. Walang pag-alaala. Wala ang salita ni Allah subhanahu wa ta'ala. Wala ang Quran sa iyong puso. Yan ang wisdom kung bakit nailarawan ng mahal na propeta ng isang taong wala sa puso niya ang Quran ay parang patay sa paningin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Tanungin natin, suriin natin ang ating mga sarili.